ng tambakan ng dami. Oh. Bakante, bata pa ako nung nagugas akong plato dyan. Hindi nakita akong bata na kumbad. Totoo ba? Akala ko kapitbahay namin kasi may nakatira dito mga bata eh. Tapos sabi ko, bakit may kasunod siyang mga tao? Ba't hindi hinanap yung bata na nakumbad? Pumasok ng maliit na bata, pumasok ng daan. Pares tayo. Sobra pong excited na hindi lang magamot yung anak ko, hindi lang yun, kundi makita ko yung si Miss J kasi sigat na talaga siya. Tapos yun nga, nabigla ako, mga anak ko, pumunta sila roon. Ngayon, inano nila sa akin yung picture, sabi ko, ha, saan ba kayo pupunta anak? Sabi, doon ma, doon kami sa Bulacan, muntik pa silang maligaw. Niligaw po sila na yung kotse nila na pagano para sa daan, di ba anak? Ngayon, inano namin sila sa Facebook, ay ano, na messenger na lagi kaming nagsubaybay, baka ano mangyayari. Kasi po, lagi pong sinusumpong yan si Dian. Subba pong, ako pong nakaramdam kasi magkasama kami matulog. Minsan po, bigla na lang siyang ano, tatayo. Tapos bigla lang pong, mama, papatayin ka nila. Kasi tinatakot po sila, siya, napapatayin daw ako. Huwag daw ako uminom kasi papatayin din nila ako. Kaya hindi na ako pinapaalis ng anak ko. Kaya minsan po, kung may barkada ako, hindi ko na sinasamahan kasi ang gusto ni Dian, lagi kami magkatabi, lagi siyang akong yakap kasi baka daw papatayin daw ako sa daan. Hello sa mga Nostronautics worldwide at saka sa mga abangers, especially doon sa mga bagong subscriber ko. So, andito kami ngayon sa Pampanga, no? They invited me here para i-check ko ngayon si ate. Ano ang pangalan ni ate? Si Dian, ayan. So, titignan po namin kung ano ang kondisyon niya. Nakakaaninag lang siya ng konting ilaw. So, aalalayan po siya ng kanyang kapatid. So, titignan po natin kung if there is a negative energy here in the house. So, iikutin po din natin. Ayan. So, ready ka na, Dian? Basta ibig sabihin, there is a dark energy in the house. Now, darling, mag-focus ka ha. I want you to pick one card, darling. Bigay mo lang sa akin ha. Sige, pick it. So, this one. Hindi nag-goosebumps ako. So, habang nagbabalasa ako ng cards, I feel energy na nag-ghost bumps ako.
Darling, cut mo the cards into three. Katulad ka. Hatiin mo sa tatlo. Yan. Isa pa, darling. Thank you. So, siya to. Now, diyan ko ka ngayon. Andito ang card simula dito hanggang dito sa dulo, ha? Okay, ngayon, kumuha ka ng 7 cards of total. Huwag ka magmadali, okay? Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Isa na lang, darling. So, titingnan natin. Okay, it's a dark card. Okay, so sa pinapakita sa akin ng baraha ngayon, may lalaki po sa cards. This is 7 of Oak sharp object. Titignan ko siya ba ay kaluluwa or entity, pero napaka-consistent ng baraha, remember? Yeah. So sa pinapakita sa akin ngayon, may energy ng lalaki na wherein lumalapit kay Dian. So, kung mapapansin nyo yung cards, wala nang ibang tao. Hindi ko nagugustuhan siya. Kasi, maring mag-couple to eh. Paras ng aura. So, ang taas ng chances na itong aura ng lalaki na to ay may gusto sa kanya. Okay? Titignan natin. Huwag lang sana lumabas ang bad luck card kasi that's a bad intention. So, sa unang set of the cards, merong energy dito sa bahay. Darling, cut mo ulit, darling, ng tatlo. Marami ng hati. Tatlo. Okay, thank you. Kuha ka na, darling, ng 9 cards of total. Lagay mo dito. Ganun pa rin, darling, ha? Okay, dalawa na to. Apat. Dito, 8 yata. Apat to, darling. Sure ka na dito? Gusto mo na yan yung cards. Okay. Isa na lang. Very good. It's about black card. So, negative. So, there are instances na may possession si Dian. Yan. So, before we pick up the second set of the cards, I'm praying na sana hindi to lumabas. This is the bad luck card. Lalaki nga. I feel another energy. This is black and red. So, there are auras dito sa bahay. May mga energy dito na may mga good at saka bad. So, hindi lang pala isa ang andito sa bahay nila, no? Tingnan natin. Lalaki talaga.
Kung mapapansin mo, walang queen. Pero there are two colors na pinakita dito. Isang dark, isang red. So, ibig sabihin, ang taas ng chances na meron ding pumuprotekta sa kanya. So, pag once na lumalapit atong black aura, merong nagpuprotekta kay Dian. And I see a... hindi siya matanda, eh, bata siya. So, it's like... ang aura niya is bata. So, ang pumaprotekta sa kanya is bata, tapos pansin yung... Pansin ko nga yun, Tena. Ano yung... kapag iba yung pakiramdam ko, may narinig akong boses na bata. Pero nakakausap ko sila. Basta bigla na lang sila ate ko kapag halimbawa nagsasama kami, ganun, dalawa, bata, tsaka yung ganun nga, lalaki. Anong sinasabi nila sa'yo? Basta ano, narinig ko lang yung boses, hindi ko alam kung ano, kasi yung parang pilit ko silang nilalabanan na nagpo-focus ako kay na ate ko, pero nakikita nila na nawawala ako sa sarili. Basta, huwag mo silang intindihin, darling, ha? Especially itong dark aura na to. Merong nagpo-protekta sa kanya dito. Ayan. So, hindi lang isa ang kasama niya dito sa bahay na to. Yan. Cut the cards into three. Sino nakaka-witness sa kanya na parang nawawala si Dian sa sarili? Ikaw? So, kailan to nag-start? Siya yung... Kumira kasi ako dito 7 years ago. So, pagmula nung kumira ako way back 2015, there are occurrences na naganyan. And then, there was a time na grabe na we thought it was seizure. Sinugod namin siya sa hospital. Black na yung mouth. Ah. Inverted sa siya kasi paa. So, lack of oxygen na siya. Nakakagat ko po yung dila ko. Nakalas. Halos maputol na yung dila. Tignan mo, nag-re-react na sa akin. So, pinipigilan na kong tapusin ang reading. Darling, kuha ka ngayon ng last 12 cards of total, lagay mo dito. Na-bless tong bahay na to, nanay. Kailan siya na-bless? Lahat to inikot, pati doon sa likod? Dito lang. Okay. Diba consistent ang baraha? Napaka-consistent ng card. So, wala talagang lumabas na queen. So, ibig sabihin, ang gumagambala kay Dian is lalaki. Pero kung mapapansin nyo, lumabas din dito ang Ace of Heart. Ang Ace of Heart kasi is a representation ng good side, happiness and love, life, relationship.
So, may nagkagusto talaga kay Dian. Ang pinaka-good part lang nito is meron ding tumutulong sa kanya para maprotektahan. I feel the energy and the portal wala dito sa sala ninyo. It's more about sa likod. Yan. Kailangan pala papuntahin kita doon sa bahay kahit wala na si Dian. Okay? May ibibigay akong protection kay Dian. Actually, dapat may dadalhin akong para kay Dian na ibibigay ko for protection. I thought na nabigay ko na sa kanya. Hindi ko nadala ngayon. So, parang pinapabalik talaga sila sa akin sa bahay. Kahit na hindi nakasama si Dian. So ngayon, titingnan ko kung kaya kong i-sealed ang bahay na to, especially sa likod. Kasi dito, may instances na si Dian is nagwawala. Maliban ba kay Dian, sino pa nakakaramdam sa inyo na kakaiba? Yung ate niya nagtatabaho. Saan yung ate niya? Nagtatabaho siya ngayon. Biglang iiwan kayo siya dyan. Galing nag-swimming sa likod na i-swimming pool kami na parang portable. Portable lang. Tapos, pagdating ng nasa kwarto, parang tinakpanda yung mata niya. Tayo nang may pumasok sa kwarto namin gano'n. I see. So, si Dian po, there are times na napupusas siya. Yan. Kailan yung pinaka-worst na nagwala si Dian? Talaga nagwala siya? Yung na-confine. Na pinaka-confine. 2021. Ano na yan? Talagit na ng pandemic yan. Anong month yan? February. 2021. Yung dila niya, konti na lang mapuputol na. Talagang kagat niya? Nakagat niya. Tapos nasa hospital na, suswerohan siya, nagwawala siya. Lumapit pa ba kayo sa ibang manggagamot maliban no. Sa... Yung ano po, noong una, dun po sa nagtatawas, dun po sa may Marky Mall. Tapos pa yung pangalawa, saan ba yung... Sa Nabaling, sa Conception. Dito sa Nabaling, sa... Nabaling, Conception, Tarlac. Tarlac, ang layo. Sinabi din po, may good, may bad. Talaga? So, parehas kami na nakita. Parehas kami sinabi. So, yung sinabi po sa akin ng una, gawin ko lang daw po dapat maligo daw po ng tanglad, maghilamos po ng tubig maligamgam na may asin, tapos po magsuot po ng red na damit. Yung pag-ano niya sa cleansing niya, darling, dapat hindi siya everyday, ha? Dapat ang gagawin niya is Martes lang at saka Friday. Martes at saka Friday, hindi niya pwedeng gawin everyday. Siya kinarin niya talagang everyday talaga. No, Martes lang at saka Friday. Yung water na may rock salt, darling. Yun. So, ngayon, hindi ko sila pwedeng mabasahan kasi lumabas dito ang bad luck. Negative energy or let us say yung bad luck card. Ayoko mapasa sa inyo. Since na babalik naman si ate sa akin sa taunin mo ng Tuesday or Friday pagbalik. So, eto, sa kanya naman sa condition niya, I can see talaga na it's inborn. Walang barang, walang kulam, walang palipadhangin. Ang pinakita sa akin, hindi siya kaluluwa. It's elemental. So, maaaring, pag sinabi kasi nating mga elemental, covered yan ng mga fairies, mga dwarf, mga ganyan. So, dito, titingnan ko muna kasi sa pagpasok ko sa bahay nila, dito sa sala, hindi nag-react yung katawan ko. So, titingnan natin sa likod, tapos kailangan ko ng asin. Lord Jesus Christ. May umaano sa akin, te. Okay. We are on a good side. Huwag tayo magparamdam ng takot.
malapit. Kailangan ko ng isang kandila. Mag-sindi ka ng kandila, ikaw magawa. Malaki ang bahay na to, ate. Dalawang gusto so, yan, ma'am. Dito hanggang doon pa to, no? I feel the energy here. So may lagusan tayong papunta doon. Okay, sige. Ngayon nung lumabas ako dito sa bakuran nila, I see a huge space here. May gustong sumanib sa akin, pero I have a strong faith in God. So we have a candlelight para mabigyan namin sila ng liwanag at makaalis sila dito sa bahay na to. It's more on elemental ang nararamdaman ko dito. I feel a dwarf, mga bata, pero hinahanap ko ngayon yung negative energy na nagkakaroon ng attraction kay Dian. So, I need salt. Ito, wag niyong walisan to, ha? In Jesus' name, amen. In Jesus' name, amen. Maano si ma'am dyan? Matagal na tong ano na to. Doon kay ma'am, daan. Ha? Matagal na tong nakaganito, bakante. Mga ilang taon na ang bakante nila? Matagal na, mga magta 20 years na. 20 years? 20 years na. Actually, okay. Unang sumpong ni Dian, dyan siya galing. Dito siya galing, siya sa dyan. Liko. Natulog siya dito. Humiga siya dyan. Nung may kama dyan dati, yung nakatira sa amin, yung pinsan namin. Humiga siya doon, hinango ko lang siya, ma'am. Sinagsigaw siya, may nagbawal sa kanya. Huwag kang maingay. Ah, pinigilan siya. Pinigilan, huwag kang maingay, sabi niya. 2015 yun. Doon na nag-star. Tapos payat pa siya noon, kaya binuhat ko, tara na anak, uwi ka na doon. So natagpuan niya siya, nakatulog dito. Meron ba tayong daan dito? Ma'am, dito na lang sige, kayo. Sige. I-guide mo ako. Ay, malaki pala to. Pag-size po ng bahay namin. Regarding naman dito sa bahay namin, since birth dito na kami, dati is lola ko pang naka-rent dito. So marami ng history talaga tong bahay na to. May mga events din kaming na-experience na ano namin paranormal. Pero nung sa pagdating ng sa kapatid ko, may incident na umiinom siya ng tubig, bigla na lang bubula yung bibig niya, nanghihina siya. Tapos kapag kinakausap namin siya, hindi siya makapagsalita ng maayos. May time na umiiyak siya. Yung iyak niya, sobrang takot na takot siya. Sinasabi niya na may papatay daw sa mama namin, may sumaksak. Lahat ng mga negative na events na sinasabi niya. Tapos minsan, maliligo siya. Magtataka sila bakit ang tagal-tagal niyang lumabas ng CR. Yung pala, naka-stock up na siya doon. Tapos yung dalawang kamay niya nakataas na. Parang may kumukuha sa kanya. Tapos itong simula kahapon, parang nalalaman niya yata nung entity na gumugulo sa kapatid ko na darating si Miss J. Tagal niyang hindi sinumpong, pero kahapon bigla na naman siyang para siya nag-exercise, nag-warm up yung kapatid ko, tapos bigla na lang siyang parang nag-pass out. Ganon din kanina na malapit nang dumating si Miss J. Bigla na lang siyang, naliligo na lang siya, tapos biglang lumabas ng banyo na wala siyang saplot. Tapos iba yung sinasabi niya, akala niya nasa ibang lugar siya, meron pa daw siyang tinatapos. At nasa ibang, parang nasa Lutopan siya or yung sa Cebu, kung saan yung ano, which is last year pa kami nung huling pumunta doon. Tapos kanina, dahil nga naghihintay kami ng update, natulog ako ng maaga kasi nga knowing na maaga darating si Miss J. Pero nung bandang mga 3 a.m. na pagising ako, sobrang katikati ng katawan ko, nagising ako. Kaya ako nagising kasi yung panaginip ko, may tumawag sa akin, sabi, nandyan ba kayo? Kasi kung wala kayo dyan, hindi na kami tutuloy. Hindi na kami tutuloy pupunta dyan, sabi daw ng mga admin ni Miss J. So bumangon ako, chinek ko yung phone ko kung meron ng nag-text sa akin or tumawag sa akin. Ayun, napatunayan ko na panaginip lang. Pero yung experience ko na sobrang-sobrang kati ng katawan ko,
ayun, anong nangyari? Parang may something na nafe-feel ko na parang hindi pinawawalan kami ng pag-asa na may darating ng tulong para sa kapatid ko. So overall experience namin, talagang nadagdagan talaga yung tiwala ko kay Ms. Jake. Matagal na rin naman akong sumubay-subay sa kanya at naniniwala sa kakayanan niya. At ngayon, lalo kong napatunayan na totoo talaga. Wala talagang halong keme, walang ano. Hindi mo kailangan magsabi ng information, makikita at makikita niya talaga. Hindi mo kailangan magtago ng information sa kanya kasi mismong baraha na nabunot ng kapatid ko, nilabas talaga lahat ng mga kailangan niyang malaman. Bian, tayo ka ng konti, bebe, para inom ka. Medyo maligamgam to at medyo may lasa lang ha kasi may asin to darning ha. Okay. Inom ka. Okay, higa ka ulit. Okay. Walang pumasok sa kanya, malambot yung ano niya. So dito mo siya titingnan, darling. Pag ito once na matigas, ibig sabihin may nag-aano sa kanya. Tsaka lagi mong i-check yung dito niya. Yung kulay, pag ito namutla, ito, ibig sabihin wala siya sa katawan niya, wala siyang oxygen. Hayaan mo lang siya magpahinga. Okay? May bibigay talaga ako sa kanya. So, wag lang kayong matakot, ha? Okay? Nasealed ko naman na ang sa likodan nyo. And then, sa ngayon, kailangan obserbahan nyo palagi si Dian. Okay? Kasi sa likod, may nagtatry na magposess din sa akin. Yeah.